pinagkaluluwa ni Judas, alam kung saan hahanapin. At alam niyo, walang kuryente nung panahon na yun, madilim. Okay? Paano mo malalaman na nandun siya at yung olive dikit-dikit? Okay? So alam ni Judas na doon lagi si Jesus na pupunta tuwing gabi. Kaya nahuli. This is the habit of Jesus. Morning and evening, deep prayer. Ito yung prayer life niya. Kung si Jesus meron, na nakakagawa ng himala, na sobrang powerful na, kailangan pang mag-pray, sabihin mo sa katabi mo, mas lalo ka. Sa kabila, sabihin mo, mas lalo ka. Kaya group leader, singilin niyo yung schedule ng prayer nitong mga taong membro niyo, ha? Anong oras siya magpipray? Kung yan, ang gabing tao, pwede ka naman mag-pray sa hapon o sa gabi. O ang prayer mo is 10 to 11 ng gabi or 6 to 7 ng gabi. So, every leader, singilin niyo sila. We mean business. Okay? Basta ako, pag-ising mo sa umaga, sa tanghali, hanggang 1 or 2, huwag mong gagalawin yan kay Lord siya. So, magkaroon kayo ng ganun. Ano mang oras yan, umaga man yan, tanghali o gabi, bahala kayo. Basta, para kay Lord yan, huwag niyong gagalawin at huwag niyong ibibigay sa iba. Amen. Pwede ba? Kaya ba? Sino naliligo araw-araw? To toothbrush. Ano mas mahalaga? Maligo mag-toothbrush o mag-pray? See? Kung may panahon kang mag-toothbrush, may panahon kang maligo, dapat may panahon kang mag-pray. Pray white.